Ito naman, kaibigan. Ito naman maglalag naman ako. Maglagamutin naman ako. Taga Pilipinas. Hindi ko alam kung sino. Tukulam na naman ang tao. Hello. Magandang tanghali po. Magandang tanghali. Tagasaan, tagasaan ka ba? Bataan po. Bataan? Ano yan, Bataan? Sa bandang Luzon? Opo. Kulam kasi ng tao. Di ba kanan yung mahaba sa'yo? Unang-una, nagtago yun siya. Nagtago pantay yung kamay mo. Kahit dito ako, pwede ko ma-check yan. Kasi yung ibang mangkukulam, nagtatago sa katawan ng tao eh. Kaya kahit pantay yung kamay, i-check ko yan dito. I-check ko yung kamay mo. Ihipan ko lang yan. I-check ko yung kamay mo. Ihipan ko lang. Darating na sa'yo yung ano, pag-check. Kaya humahaba yung kamay mo kanina. Kaya tumataas yung ano, yung kanan mo. Ibig sabihin, sini ano yung kinukulam ka ng tao? Kanan. Mahaba, di ba? Ang laki ng haba. Ang kanan mo. Ipagdikit-dikit po yung mga daliri mo. Ipagdikit-dikit yung mga daliri. Para makita mo lahat ganyan. Ganyan ang tama. Tapos galing sa gitna ng guhit, makita mo yung haba. Tapos pag nagamot na kita, pag gumagaling ka na, pag natanggal na yung kulam, papantay na yan siya. Ibig sabihin, yung kulam ng katawan mo, natatanggal na natin. Hindi ka ba nakakatulog maayos? Hindi po. May minsan po nangyayari saktong alas 12 po ng gabi para bang may pumapasok sa kwarto tapos nagigising na ako, hindi na ako makatulog. Minsan po, alas 12 din. Basta namamagitan po sa alas 12, alaon alas 12 din yan. Alas 3. Mangkukulam kasi yung pumapasok niyan eh. Kasi kaya kasi na mangkukulam na lumalabas sa katawan nila. Pwede sila pumapasok kahit saan saan. Pwede sila mag-travel kahit saan saan. Pwede sila pumapasok sa tao, ikukontrol yung mga tao. Madalas po yun tuwing ano, papunto sa madaling araw, ganun po, hindi na ako makatulog. Tapos para kung ang init ng katawan ko. Tapos magulo yung isip mo, mainitin yung ulo mo. Opo. Yan ang kulam na tao. Ilang taon na yan? Sino po? Ay, ilang taon na yung kulam mo? Yung naramdaman mo na yan? Ano po eh, October 7, 2016, 4 Uy. Years na po, may hip. Edi, nagpapagamot ka na sa ibang manggagamot? Opo, na-try ko na po magpagamot. Ilan na? Sabi nga po nila, gawa daw ng tao. Kaya lang, hindi naman po na. Ah, hindi ko magaling. Opo. Ay, hindi nila kaya. Ilan na nagamot sa'yo? Tatlo po. Mga sikat na mong gagamot? Hindi. Turo lang po ng kapitbahay eh. Ah, yan sa malapit lang sa inyo. Opo. Okay. Wala namang nilalagay kati-kati sa katawan mo? Mga anong klase wala? Kasagsagan po nung ano na yun, pagkaparasis po ako noon. Ah, ngayon wala na. Ngayon, okay. Yung sakit sa likod mo lang, tapos yung makatulog, tapos magulo ang isip. Ayan po, tama yun. Yung tama talaga. May dito po, masakit. Sabi po nga, magpa-ultrasound. Sabi nung ipag po, ate, wag na. Kasi ang dami mo nang ginawa eh, hindi pa ba malinaw sa'yo yun? Ganun talaga ang kulang. Buti naniniwala ka sa mga manggagamot. Katoliko po ako eh. Nagpag-i-discan with contrast pa nga po ako eh, yung buong katawan talaga. Kasi ang nararamdaman po, yung may minsan po sinusumpong ako na, yung parang nahihilo ako na, patiwari ko, patakosan ko na. Yan ang kulam. Binigyan ka ba ng mga panguntaan ng ano, ng mga manggagamot? Hindi? Yung isang manggagamot po, may binigay sa akin, nakabalot po sa kulay pulang pula. Tela. Tapos walang epekto. Hindi po umepekto eh. Okay. Tapos meron yung pinag-anuan po namin sa probinsya, sa Mindoro, kasi taga Mindoro po ako. Dito na kami nanay ni Randel, dito po yung hanap buhay. Ang binigay naman po niya sa akin, panyo. Ano yung panyo? Opo, may sulat na Latin. Yun, nung binigyan po ako niya ng gano'n, medyo lumaylo po yun. Tapos nung mga ano na, bumabalik-balik pa rin. Ah, ganun.
Eh, nasaan yung kulipula na binigay ng manggagamot sa'yo? Nasa katawan mo yun. Sabi po kasi niya pagka nabasa na daw po, wala na yun. Eh, nakalimutan po po na dapat iwasin. Kasi, dapat kasi ano, yung para sa akin din, dapat talaga ibalot ng silupin na hindi siya nababasa. Na kahit iligo ko man ng dagat, na ikaw, maganda pag ikaw ang gumawa, ibalot mo ng silupin, tapos kahit maligo ka man ng dagat o ano, hindi talaga nababasa yun. Saka mayon dahil ganon. Kapag mayon kang ganon, na galing sa akin o ano, hindi ka na makulam. Saka pag ginamot kita yon, pag-usapan natin. Pag ginagamot kita ngayon, malalaman mo yan na matatanggal kasi yung kamay mo, mapapantay yan siya. Ibig sabihin, tanggal na yung kulam sa katawan mo. Kung babalikan ka, halimbawa, dyan ko na sila tatawagin o papawasahan. Pero sa ngayon, ayaw ko silang saktan, gamutin lang kita ng normal. Kung nasa sayo yan, kung gusto mo ipabalik natin, nasa sayo yan. Pero pag yung mangkukulam na ano, na nag-uutos lang sa mangkukulam, isang bisis lang kita gamutin. Kasi nag-uutos lang yun siya eh. Ibig sabihin, isang bisis lang ang mangkukulam gagawa sa iyo nga kulam. Kasi isang bisis lang siya nagbayad eh. Pero ang kalaban mo o kaibigan mo, ang mangkukulam, ikaw, araw-arawin ka ng kulam, yun kailangan ka talaga ng proteksyon. Kasi ang mangkukulam, kilala mo. So, ikaw talaga ang target. Pero pag nag-uutos lang yung kaibigan mo o sino yung may galit sa iyo, isang bisis lang kita gamutin. Tatanggal na yan siya. Malaman mo din pag bumabalik yan kasi humahaba yung kamay mo. Kaya magsabi ka sa akin pag bumabalik o ano, pag ginagamot kita ngayon o tatanggal natin yan, pag bumabalik, magsabi ka sa akin kaya papausahan natin sila. Pwede ko yan sila kausapin, pwede sila papausahan. Ganun lang. Marami ka bang tubig? Handa? Ah, si okay lang. Basta kaya sabi ko, mas marami, mas maganda. Kasi matagal mo mauubos. Kasi pag gawin natin gamot yung tubig na yan, kahit ilang galon pa yung tubig mo, pwede maging gamot yan. Kaya marami ka mainom. Sige lang, okay lang yan. Hindi ka naman yata, ano eh. Pwede po ba, mayroon po dito yung galon ng mineral. Ayun na nga. Sabi ko marami, mas okay. O, ihanda mo. Sige. Isang galong mineral. Teka lang po. Isang galon lang. Lahat-lahat na. Kung marami dyan. Oo. Yung galon ng mineral. Oo. Ilang galon yan dyan. Pagtabi-tabi mo na. Para lahat kayo pwede makainom. Kasi pag kinukulam ka. Kung kaya mong dalawin mo. Bilisan mo dali. Pag kinukulam ka, kinukulam din si Mister. Ganun yan. Ay, ganun po. Pamilya mo yan. Pamilya. Kaya po po lang sabi niya minsan, kasi po yung asawa ko, mangingisda. Kaya po minsan, pag umuwi siya dito, sabi niya masama daw yung pakiramdam niya. Tapos yung nararamdaman ko po, minsan sinasabi niya sa akin, parang nahihilo din daw siya. Oo, yun. Kaya i-check mo din yung kamay niya. Alam mo naman na mag-check, di ba? Nag-send ako sa'yo ng ano. Hindi ko po i-erase yung ano natin, conversation, para pag dumating po siya. Kasi yung ano niya, yung galing sa gitnang guhit, tapos pataas, makikita mo yung mahaba. Yan, ipang... Ipapuntun ko po ba? Hindi, mamayan. Gagamutin muna kayo. Gagamutin muna kita, saka pa yung tubig. Tatanggalin ko muna yung sumpa o kulam sa katawan mo. Ah, sige po. Anong gusto mo dyan? Ibalik natin o gamutin lang kita sa normal? Mas maganda, normal na lang. Pwede po bang gamutin na lang? Okay. Kasi sa tingin ko, hindi naman kayo inaaraw-araw pag ano eh, kulam eh. Kasi yung kamay mo kasi, hindi siya mahaba lagi. Nagtatago. Ibig sabihin nagtatago, matagal na yung kulam na yan. Nag-uutos lang yon. Kaya pag gamutin kita, isang bisis lang kita gamutin, makawala na yan. Kasi kanina, yung sinisave mong picture, pantay siya. Kaya chinecheck ko, ginamitan ko ng dasal dito, chinecheck ko yung kamay mo. Yun, kaya sabi ko sa'yo, tanggalin yung sing-sing o picturean ka ulit, makikita ko na yung mahaba.
Kasi galing dito, aabot sa iyo yung dasal sa pag-check up. Kahit sa kamay mo lang. Kaya humahaba nila yun siya. Halimbawa po, ano, gagamutin niyo po ako ngayon. Tapos po, syempre, eh, yung gumawa po kasi nito, may suspect po ako nito eh. Dito lang sa, ano, sa malapit lang po sa amin. Halimbawa po, napapansin ko po, pag nakikita niya akong okay, mga ano lang, kung sinusumpong na naman ako. Paano po kung halimbawa? Ah, kailangan mo ng pangontra. Okay, walang problema. Walang problema. Ano, pag-usapan natin yan. Totoo ako sa inyo paano. Tapos i-bibliss lang natin. Saka, ganun. Kailangan talaga. Ibig sabihin, kilala mo. Amang kukulang. Kilala mo. Kasi wala naman po ako naging kaway dito eh. Okay. Kasi hayaan mo muna siya. I-ano muna natin. Tingnan natin kung uulit siya. Kung nakikinig siya sa akin ngayon, kung ulit siya, papausahan ko siya. Kahit sa katawan mo lang, pwede siya lulusawin yan. Nalulusaw yan sila. Natutunaw yan siya. Saka painumin kita ng tubig, matatanggalan niya siya ng power, matutunaw siya kahit saan siya. Yan lang ang ano natin. Sa ngayon, hindi ko muna siya gagalawin. Pero pag nag-uulit siya sa'yo, papausahan natin. Nagagaling ko nga lang po ulit eh. Ah. Sampung araw po. Basta nararamdaman ko po kasi pagka ano, yung time na parang so, mabigat yung ulo ko. Tapos ang bigat-bigat ng katawan ko. Kung kumilos, hindi ko magawang kumilos. Kasi pagka nagpupungo po ako, nangingilig po yung mga kalamnan ko. Ganon. Kaya inihiga ko na lang. Ah, basta yun ang request mo, no? Gamutin lang kita, hindi ko lang ibalik. Sa nanay ko, parang sabi ko doon sa nanay ko, parang gusto ko nang sumuko kasi lagi na lang gano'n, nahihirapan na yung katawan ko. Sabi ko, mag-suicide na lang. Wag. Siya din yun. Siya din yung gumukontrol sa katawan mo. Siya yun. Umiyak nga po yung nanay ko eh. Siya yun. Siya. Pwede nga, laban ikaw pa kaya. Kung pasok sa katawan mo siya, kinukontrol ka niya. Buti yung nalabanan mo. Buti yung nalabanan mo. Siya, walang problema. Basta kay pag ano, mag-ano tayo ng pangunta sa'yo. Para maging safety ka na. Sige. Ang gagawin natin, napanood mo ba yung video ko, mga YouTube? Yung online? Opo, nakapanood po ako. Tapos yun nga, sabi ko, i-click daw po yung page niyo, kaya yung notepad po. Kaya nilagay ko doon sa, ano, sa comment sa baba. Click lang doon. Opo. Para ma-diretso na. Kasi may naggumagaya kasi sa mukha ko eh. Na ginagamit yung mukha ko. Ingat kayo sa ano. Kaya pag nagpagamot kayo, dapat video call talaga para alam mo yung sino nang gumagamot sa inyo. Kasi maraming magluloko ngayon. Hindi, mahirap na. Baka hingi-hingian kayo ng mga pera. Hindi maganda yun. Yung sa akin, hindi ako nang hingi ng pera. Pero yung ano lang, yung lang donation lang sa akin na nanggaling lang sa puso sa mga ginagamot ko. Yan lang yun siya. Kasi mahirap na pag ginagamit yung pangalan ko, ginagamit yung mukha ko, tapos hindi ka nagbi-video call, hinihingian kayo ng pera, ayaw, hindi ako yun. Marami mga manluloko ngayon. Kaya hihingian kayo ng pera, tapos bago kayo gagamutin, ibig sabihin, hulog muna kayo ng pera. Diba? Tapos paggamot kayo, yun pala, wala na. Kasi hindi ako yun. Oo, marami yan. Oh, marami. Kaya nakita ko yun sa, ano, sa Facebook, tinatanggal, pinapatanggal ko. Kasi pati mukha ko, pangalan ko, ginagamit nila. Hindi pwede yun. Ewan ko kung sino yan sila. Basta, hayaan mo lang. Tanti pag gano, video call talaga. Sige, gagamutin na kita ngayon. Ibaliktad mo yung cam. Ikaw lang humawak, huwag kang magpahawak sa iba. Ikaw lang. Ibaliktad mo yung cam. Alam mo, tapos yung likod ng cellphone ang ipatong sa ulo mo. Hindi mo may ginagawa pa. Teka lang ko ha. Okay. May ginagawa pa ka mo. Bakit, Tol? Pwede po sandali na. Please. Tol? Atari Joel, maganda. Tawag kay ano
Sige, isend ko na lang. May yan na eh, gamit ko cellphone eh. Ano ba yan? Ay, mga boy. Okay, okay. Ibalik naman lang yung cam mo. Ayan. Nabaliktad mo na yung cam. Alam mo? Oo, parang nagbibideo ka. Tapos yung likod ng cellphone ang ipatong sa ulo mo. Alam mo pagbaliktad ng cam, hindi? Ito po, ganito? Oo, pero likod ng cellphone yan. Opo. Ah, sige, okay, okay. Eh, pakipatong na lang sa ulo mo. Ah, sige po. Idikit talaga, idikit. Ah, sige po. Ah, tapos ipikit yung mata mo. Okay? Ah, ipikit. Paano po ba? Ipatong, idikit nga, yung likod ng cellphone, ang idikit sa ulo mo. Oo, oh. Ay, likod ng cellphone. Kasi pag salamin, iidikit mo sa ulo mo, mamamatay ang tawag natin. Ah, oo, alam ko na po. Ito po, sige po. Sige, patong mo sa ulo mo. Idikit, oh. Tapos pikit yung mata mo. Magsasabi lang ako sa'yo pag tapos na, okay? Apo. Ah, sige, pikit yung mata mo. Pikit, relax. Pikit, kaya tatanggalin natin yung kulang. Saan mo nga yung pinto? Okay na ba? Opo. Oh, huwag ka na magsalita. Magsasabi lang ako. Hindi mo marinig yung dasal ko. Magsasabi lang ako pagtapos na. Opo. Oh, sige. Umpisahan ko na. Gracias.
Okay na, tanggal na. Tanggal na. Silipin mo yung kamay mo, tanggal na yun. Okay na yung ulo mo, di ba? Okay na yung pag-iisip mo yun. Pantay na po. Magaling ka na. Malalaman ko kasi dito. Pantay na. Magaling ka na. Ganun yan siya. Ganun yan siya pag mga totoong mga gamot talaga kahit hindi kayo iipitin. Wala akong gagawin. Hindi ko kayo sasaktan. Hindi yun napakita niyo sa nakita niyo sa iba sa YouTube may iniipit. Ganun din sila. Sa kanila din yon. Yun sa akin talaga healing. Healing talaga. Thank you po ng marap. Walang ano man. Pasalamat sa Diyos Ama natin. Ano yan siya, pag ginagamot yung tao, pag natanggal na yung kulam, papantay yung kamay. Healing yun ang tawag doon sa akin. Hindi ko kayo sasaktan. Saka yung mga kukulam o mga elemento, kakausapin ko muna sila bago sila papasahan. Kasi mahirap yung patayin natin agad, may pagpabago pa yan sila. Lalo na yung mga inkanto, pwede sila kausapin. May isang salita yung mga inkanto eh. Mga inkanto, kapre. Marami na din ako tinutulungan ng kapre. Mga inkanto, na gusto silang magbago. Kasi pag na... Pero po yung ginagawa po sa akin, hindi naman po delikado. Ay, pag kulam talaga, ibig sabihin, delikado talaga. Delikado talaga ang kulam. Pero hindi ka naman, ano, pinapahirapan ka lang eh. Hindi ka naman, wala ka naman balak na patayin eh. Parang ganun. Kasi pag balak silang pinapatay, yung tiyan pinapalaki, tinutusok nila. Iba din yun. Pero kailangan mo talaga na ayan, magdasal yan, magdasal. Kailangan protection din yan, dasal. Kung protection din, kailangan mo din pag ganun. Ganun siya pag... Yung pong pangontra, paano po maka... Mamaya, mag-aanan ko lang sa'yo. Ako na lang... Basta kay okay ka na, magaling ka na, pakiramdaman mo yung sarili mo. Malaman mo yan kung titirahin ka mamaya, halimbawa lang. Kaya kung nakikinig siya ngayon na magkukulam na yan, hinto na yung kulam niya kaya parang hindi siya masasaktan. Masasaktan talaga siya sa akin pag ano, pag hindi siya humihinto. Ano lang yun. Nasaan yung tubig? Pasilip sa tubig. Importante magaling ka na. Okay na yung pag-iisip mo, di ba? Malinaw na, wala na yung hangin sa ulo. Ayan. O, buksan mo, wakas na lang. Nakatali pa pala yan. Nakatali pala yan. Ayan. Yung kanina na, no, na nilagay mo sa garapon, ipatong mo na lang diyan sa ano, ipatong mo na lang sa taas ng galon. Diyan sa gitna ng galon. Ipatong mo na lang. Yan. Tapos yung ano, yung sa garapon, sayang din kasi yun. Ipatong mo din sa gitna ng mga galon. Kaya para yun ang unang mainom mo. Ipatong mo lang sa gitna ng galon. Ayan, diyan sa gitna. Hindi ba nahuhulog, di ba? Okay. Yung cellphone, pwede mo ipatong diyan sa ano, sa galon na hindi siya nahuhulog. Mas maganda nakadikit sa ano, galon. Ano mo lang, ihawakan mo lang. Sa gitna talaga ng ano, yung mga galon saka yung garapon mo. Na mapatungan niya yung tatlo, madikit yung cellphone. Okay lang? Okay na, nadikita na. Sige. Okay, umpisahan ko na. No? Manahimik lang. Sige. Ilagay na po dito sa mga bitan akong palitin siya. Amang tubig sa pikasin niya. At ang nakapalitin ko sa mga bitan, Diyos sumahan mo sa mga tubig. O pabiling gawin ko ano sa tubig. O pabiling gawin sa tao, ang buhay naman yung tubig. Ang nakasulat sa galon, maluha na lang mo sa karapon. At ang nakapalitin ko sa puno, Diyos sumahan mo sa mga tubig. O pabiling gawin ay handod para magkawal sa mga tubig. O this is sa mga tubig. O pabindisyon, marami ang tama, tapos ang kulang para pagtatapos.
Okay na. Mag-inom ka doon sa ano, sa garapon na nilalagay mo. Huwag mo lang ano, mag-inom ka lang ng konti. Sa makaya mo lang, nainom mo. Magana yung katawan mo, di ba? Yung sakit sa likod mo, kulang sa tulog yan. Magana yung mabalikat mo likod, di ba? Tapos yung ulo mo, ano na, yung malinaw na yung pag-iisip mo. Ganun yan siya. Salamat po. Ganun yan siya pagkagamot. Yung mga tubig na yan, pwede painom mo yung sa pamilya mo. Kahit yung asawa mo, papainom mo yung tubig, tanggal na yung kulam nun. Oo, oh, kahit sa tubig lang. Oh, i-check mo muna. Ganun to, ganun. Tingnan mo, i-check mo muna yung kamay niya. Pag nakita mo mababa, painumin mo sa tubig, makikita mo yun na bababa yung kamay niya. Oh, maging pantay. Painumin mo sa tubig, maging pantay yung kamay ng asawa mo. Oh, para makita mo yung ano talagang totoo. Yung power ng dasal o healing water. Yan talagang totoong healing water. Silipin mo. Salamat po. Silipin mo yung sa asawa mo na kamay bago mo siya painumin ng tubig. Pagdating niya, tingnan mo yung kamay niya. Kasi pag nakainom siya ng tubig, hindi mo alam kung may kulam siya. Kasi pag inom niya sa tubig, matatanggal yung kulam sa kanya, hindi mo na makita sa kamay niya na may kulam siya. Pwede ko po siyang padala nito pagka lumalaot siya. Oo! Kasi po tatlong linggo po bago sila makauwi eh. Ah, okay. Walang problema, oh. Padalahin mo. Oh. Padalahan mo. Walang problema. Kapag pagdating niya, i-check mo yung kamay. Huwag mo talaga kalimutan bago siya inom ng tubig. Yung tandaan mo yung tubig na may bliss, ha? Kaya baka ubusin niyo muna yan. Huwag niyong, kung magbibili kayo ng ano ng tubig, isipawit niyo lang. Bali, alamin mo yung may blessing na tubig. Huwag niyong dagdagan ng tubig yan, ha? Bali, ubusin niyo lang yung tubig. Oo, wag dito. Dito na lang po sa kwarto namin to para. Oo, para safety. Dalawa po yung anak ko, eh, malalaki na, baka mamaya magamit. Ah, pwede din nila magamit kung gusto nila, kung inom sila. Pero mas maganda, sino yung kinukulam, yun lang ang iinom. Opo, itabi ko na lang po sa kwarto. Okay, tabi pa, alam nyo, may blessing yun siya. Thank you po ng marami. Oh, sige, yun lang yun. Ano ko na lang mamaya ang ano yung kung halimbawa kung pakiramdaman nyo sa sarili mo kung hindi kayo bililikan o gusto nyo talaga na pangunta, mag-text lang kayo bukas. Bukas po ako mag-chat. Oo, chat mo lang ako. Kung gusto nyo talaga na pangunta, na pangkalata na pangunta, okay yon. Pati sa pamilya mo. Kaya pa, hindi, wala na kayong gagalaw. Hindi naman sa kulam lahat pangkalata naman yung pangunta. Eh. Pangkalata ng pangunta, pati sa sakuna, disgusya, lahat na yon. Sige po, bukas po. Oo, sige. Anong oras? Eh, ano mo lang ako, i-message mo lang ako. Ano, banta hapon talaga dapat kasi pang gabi kasi ako lagi. Pang gabi. Ah, kahit gabi, i-message mo ako. Sige po. Mga alas 7 imedya diyan sa atin. Mabakante na ako niyan. Sa gabi. Pwede mo ako i-message. O sa ganito, hapon, mga alauna dyan o alas dos dyan, pwede mo na akong i-message. Kasi natutulog kasi ako pag umaga. Oo, bukas. Bukas dito sa amin. Oo. Alauna kasi dito. Alas tres dyan, nga pala no. Alas tres dyan, alas dos dito sa Japan. Opo. I-message mo na ako pag kailangan mo yon, no? Saka pakiramdaman mo sa sarili mo. Makakatulog ka na ng maayos ngayon. Kasi pag natanggal na yung kulam sa katawan natin, makakatulog. Pwede na tayo. Maraming salamat po. Oh, sige. Pasalamat sa Diyos Ama natin. Apo. Bye. Thank you. Bye. Ayan, tapos na mga kaibigan. Magaling na si Manang. Kulam na mga tao, mga kaibigan. Mag 5 years na yung kulam niya. Tanggal agad sa dasalan Diyos Ama natin. Salamat sa Diyos Ama. Bye-bye. Happy again.